So yun guys, after almost 2 years, ito na yung ating last ride pala kay Versace, our 2020 Kawasaki Versys 1000 SE. Medyo memorable to dahil kahit pa paano, almost 2 years na pinagsamahan, narating naman kami ng Baguio. And to upload pa nga pala yun, yung Baguio. And today is December 31. At hindi na pala siya aabot sa atin ng 2024. And kung bakit ko ba siya ibibenta? Dahil, ayun nga, switching to T-Max na tayo. Para pang long ride with OBR. Kasi kailangan natin ng comfortable bike para sa OBR natin. Kung ako yung masusunod, for keeps talaga tong bike na to, lalo nakuha natin to, almost brand new. Lalo natin pinapuli loaded, nilagyan natin ng Akrapovic slip-on na legit, yung mga additional auxiliary lights. Tapos ayun na nga, lahat ng mga parts nito mga original, mga SW Motec, mga accessories niya. Isa na to sa pinaka fully loaded na Versys 1000S sa Pilipinas. Hindi ko pa siya masyado nagawa ng content dahil nagkaroon tayo ng baby, dalawang baby along the way. Sa 2 years na yon, nagkaroon din tayo ng dalawang baby. So yun yung reason kung bakit hindi natin siya nagamit sa mga long rides. And along the way, nag-improve yung riding skill ko dahil kababalik ko lang dati from an injury. Naging okay na ako. Dati nahihirapan ako sa kanya. Unfortunately, ganun lang talaga. All good things must come to an end. And ayaw na ni OBR. Gusto niya ng komportable. Kasi ito kasi may mga engine brake, di ba? Dahil nga sa shifting, so nagbabago-bago yung, you know, ang lakas ng engine brake. Kada piga mo, may engine brake. Ang lakas ng acceleration. So nahihirapan si OBR sa ganun. Pero masasabi ko sa handling nito, sobrang ganda ng handling. Kayang kala mo laki-laki niya, bigat-bigat niya, pero sobrang nimble niya. Makita mo naman yung mga HPG, di ba? Pag mga banking-banking gamit to eh. Pag binabasiwas ng mga HPG to. So same din to guys sa mga ginagamit ng HPG, pero sa kanila yung kulay white, yung base model, yung standard model na hindi naka-electronic suspension at hindi naka 6-axis IMU, pero same handling, same engine, same frame, so same naman lahat halos, same power din. Sarap talaga na naka-sport touring, sobrang komportable. So siguro ang isa rin bagay na nahirapan ako sa kanya is yung pagsingit-singit sa traffic kasi masyado malapad yung kanyang handlebar, sobrang haba itong bar end niya. So pwede natin tanggalin yung bar end, palitan siya ng mas maiksing bar end. Pwede naka sport touring kahit saan ka dumaan. Sobrang komportable. So yung kala mo tahimik yung Acra, pag hinay RPM mo siya, meron naman, may tunog naman siya. So yung settings ng kanyang engine, nilagay nila sa acceleration and torque, karamihan ng power niya. Kaya nabukasan yung horsepower nito comparing sa Z1000R, Z1000, which is the same engine. Nabukasan yung top speed pero napunta sa acceleration. Kaya maganda pa rin. Tsaka lakas pa rin ha, 240, not bad. Ang ganda rin talaga ng Acra, no? Talagang napaka-decente ng tunog. It reminds me of the Super 4, the CB400, yung may sipol-sipol lang ganun. Pero syempre mas maganda pa rin yung sound ng CB400. Parang wala nang mas gaganda pa sa tunog ng CB400. Sa laki ni Versys 1000 SE, gagalangin ka sa kalsada. Sobrang laki. Ganda ng handling oh, sa mga banking-banking. Almost perfect na talaga to guys. At sa presyo niya,
sobrang mura. Ibibenta ko nga lang pala to ng 770k. Tinakbo lang 4k Odo. Tapos preload adjustable, na adjust yung height niya, tsaka yung lambot at tigas ng suspension with the push button dito sa preload na to. So right now naka ano ako, naka single person lang ako. Pag may luggage ka, single person with luggage or rider with luggage. Tapos pinakamabigat yung 2 person with luggage. Habang tinataas mo yung preload niya, tumataas din yung seat height niya. So galing, on the fly magagawa mo lahat yun. And yun, ngayon lang nagsisink in sa akin yung emotions na parang kalungkot na ito na pala yung last ride namin ni Versace. Napaayos ko na rin yung issue niya sa EA Ninja. So shoutout sa EA Ninja. Yung idling na namamatay, mababa yung idling, which is issue sa mga 2019 to 2021. Ina-adjust lang naman yung sa may throttle body. Yung minor na bumabagsak. So marami kaming pinagdaanan din naman ito, pero not so many kasi sa almost 2 years namin pinagsamahan, tinakbo ko lang sa kanya is 2,000 kilometers lang. Nabili ko siya sa 2,000 Odo, 4,000 plus siya ngayon. And nabili ko siya nung I think 2022 January, so December ngayon, 31 na 23. Ilang araw na lang, January na, bukas January na, 2024, so talaga magto 2 years, di na umabot. Ayan, marami ng tao dahil mag-New Year na. Happy New Year nga pala, advance Happy New Year nga pala sa inyo. Eh for sure, late ko ma-upload to, kaya Happy New Year, belated Happy New Year sa inyo guys. Sa mga katingin, sobrang traffic. As usual, sobrang traffic talaga dito lagi. So ito na yung sinasabi ko na mahirap sumingit challenge kapag singitan kay Versys 1000 SE. Sobrang lapad ng handle niya. The weight is manageable. Masasanay ka rin. Huwag lang mabibigla sa pag-shift ng weight. Dahil nga 1000cc siya, hindi ka mabibitin sa power talaga. Talagang pag nilong ride mo to, TP-Lex CCU, easy yung top speed dito. Pag-iisiin mo yung highway dito. Disadvantage naman ni T-Max, kapag highway na, mga TP-Lex STX, halos parasado yung RPM niya. Kung gusto mo humahabol sa ibang mga big bike, kung if ever na may group ride kayo, dito makakahabol ka kahit paano. Imagine top speed nito is 240. Hindi pa naka-remap yun. So hindi ko alam kung pag na-remap, kung ilan pa yung magiging top speed. Pero syempre hindi ko naman sinabi na tumakbo ka ng ganun, diba? Sinasabi ko lang yung top speed. Ito sir, pakita ko sa'yo yung mga difference nito. Syempre una may emblem ng SE. Difference ng SE sa hindi SE. Naka TFT na yan, colored na. Yung standard, black and white lang to eh. LCD lang. May quick shifter up and down. May 6-axis IMU. You know, may cornering ABS, traction control, cornering traction control. Electronic suspension. May wire yung suspension niya, harap likod. So ma-adjust mo yung preload niya, tumataas yung height, pindutin mo lang itong preload. Sa lubak, naglalaro yung suspension niya, nag-a-adjust yung computer, depende sa lubak, maganda yung suspension niya. Soundcheck daw. Soundcheck daw sa Versys 1000 SE. Si sir yung buyer, ayaw niya magpakilala eh. Ayaw niya magpakita sa vlog. Lahat-lahat ng setup nito, kulang-kulang 200,000 na eh. Kasi ito, Denali, nasa 35 kasama yung switch. Tapos yung 35 din yung box kasama yung plate. Magaan yung box niyan eh, ano? SW Botec, Germany. Kaya dinamihan ko yung ilaw, pag napundi sa long ride, meron ka pang extra. Tsaka maganda yung ano, yung Acura, di ganun kaingay. Parang hindi siya nagpano, hindi siya na masakit sa tenga kahit long ride. Smooth lang siya. Ay pagka pagmamang diretso, tahimik na siya, hindi na masakit sa tenga. Pero pag traffic, pwede ka pa rin ano, mag-red. Hindi pa din lean angle niya, no? Kasi may 6-axis IMU, nalalaman niya yung maximum lean angle mo pag-banking mo.
ngayon. 4,200 lang yung order. Ito na guys, nabili na ni sir yung ating Versys 1000 SE, si Versace. I will buy Versys 1000 SE. Ayaw magpakilala ni sir eh. Kapag last ride na tayo kanina, deal natin siya dito. Isa sa pinaka fully loaded na Versys 1000 SE sa Pilipinas. Naka-Acra. Original yung canister niyan, carbon. So, uwi na si sir. Sir, thank you, thank you. Ride safe. Ang kaya-kaya niya, matangkad eh. So, hindi na umabot sa atin sa 2024. Ingat, ingat, ride safe.